po sa paghayat nyo sa ating butihing doktor at siya po ay nag-umaten pa ng misa. Pasensya na po ano, bagyuman alas 7 po yung ating eskeduluya, pwede naman po itong extend hanggang alauna o hanggang alas 2 pa. So ano man sa mabato, i-extend naman ito. Minsan hanggang alas 8 pa kita duman. Importante po na matawantan yung mga serbisyo ang atong mga kababanwa. Ngunyan po, mapuna po kita. Iba po kita na hindi na programa. At kay Puanta po, so presensya ng Kapitan Uya, tasiyaman ang saro sa mga nag-aasikaso para matabangan kami na mai data uya sa baryong kainiya ang medical mission ta. Kap? Kap! So bago po magpoon, yahagad ko po ang sa inyong presensya uya. Gabos po, magkakaigwa kita ng opening prayer. Lead by Mrs. Marijen Torrente po. Tindog po tabi kita. Dok, dito natin. Kapalang umaga po sa inyong lahat, mangyari po na tumayo muna sandali. Yung di makakatayo, okay lang siya. Yung mga nagpapa-BP, huwag nagtatayo. Pero yung hindi pa naman po nakaki-BP, mangyari po mag-join po sa prayer kung pwede. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa magandang umagang ito. Ipinagpapasalamat din po namin ang bawat pagising namin sa umaga. Hatid ay biyaya at pag-asa. Sa araw na ito, lubos po kami nagpapasalamat dahil sa biyayang hatid ninyo sa pamamagitan ng Beautiful Heart Foundation at ng OFW Group ng San Miguel. Naway, marami pang tulad nito at marami pang biyaya ang inyong ipagkakaloob sa mga darating na araw. Sa lahat-lahat na aming natatanggap, ito man ay kasiyahan o kalungkutan, alam namin na ito ay bahagi ng inyong mga plano. Ang inyong pong gabay ay aming pong laging inaasahan. Maraming salamat po at ang lahat na ito ay inaalay namin kay Jesus na inyong anak. Amen. Wala nang ho tayong oras sa pag papakilala pa. So, nais ko po sanang ipakilala sa inyo ang ating butihing doktor na siyang president and founder ng ating Beautiful Heart Foundation na siyang nag-sponsor ng medical mission na ito. Si Dr. Anacleto Belleza Millendez. Palakpakan po natin. Maraming salamat, Arnel. Magandang umaga sa inyo lahat. And nagpapasalamat ako sa Diyos una-una dahil nakarating ako sa bayan ng San Miguel, Catanduanes, first time. Lumating ako nung Friday, ano? Sorry, namamaos na kasi dalawang barangay na ang tingnan namin kahapon. And before that, nagliripa kami ng gamot, no? So pasasalamatan natin yung mga volunteers na day one pa lang, nagtrabaho na sila para magliripa ng mga gamot, no? Pasalamatan din natin yung samahan ng mga overseas Filipino workers na nanggaling sa San Miguel, Catanduanes. Wala po silang inaasahang kapalit, kundi ang inyong dalangin na sana ibigyan pa sila ng malusog na pangangatawan at biyaya para ito'y mapamahagi, no, sa kanilang mga kababayan dito sa San Miguel. Ako bilang pinuno ng Beautiful Heart Foundation, isa lang naman ang sinusulong ko, no, yung kagandahan ng puso ng bawat isa. At sana, no, itong halimbawa ng organization ni Arnel, no,
tanda ng kagandahan ng puso, yung mga kagandahan ng puso ng ating mga volunteers ay dumami pa. No? Paano ba natin masasabi na maganda ang ating puso? Sa papanong paraan? Paano nyo bang masabi na may maganda kayong puso? Sa pagmamahal at pagtulong sa kapwa, lalo na yung mahihirap na hindi sing swerte natin, less fortunate, no? Kaya kami nandito dahil alam ni Arnel na napakaraming barangays pa ang nangangailangan ng tulong, no? Ipagdasal ninyo na yung kanilang pinaplano na gagawin nilang annual event daw ito. Taon-taonan. So, makikita na ulit tayo 2017, no? Mayo yata yun, May. Ang susunod, malamang, hindi lang anim na barangay, no? Marami pa. Oo. Kakayanin. Pero yun na nga, no, ipagdasal ninyo ang aming kalusugan, lalo na ako, mukha na ako malusog, pero marami akong sakit. May sakit ako sa puso, no? Kung ano yung ginagamot ko sa ng mga pasyente, ako mismo merong sakit na yon, no? Ngayon, ano ang mga gamot na dala natin para hindi nyo makalimutan hingin? Unang-una, priority natin yung mga may sakit sa puso at sa high blood. Kulay-pula, no? Kulay-pula. Pagkatapos niyan, yung may diferensya sa iba-iba ng sakit, no? Infeksyon, sa baga, sa kidneys, urinary tract infection, may hyperacidity o peptic ulcer, meron din tayong gamot dyan, diabetes, yung mga sakit sa kasukasuan, no? Kulang ng vitamina, marami tayong vitamina, lahat kayo ay makakatanggap ng at least one week supply multivitamins. Meron din tayong mga gamot sa katikati, allergy, whether buong katawan o patsi-patsi sa inyong mga balat, meron tayo niyan. Huwag po kayong mahiya kung meron kayong katikati sa ilalim ng inyong singit. Mga fungal infection, meron din tayo niyan. No? Yung may diferensya sa pag-iisip. So far, nandiyan yung balot ko, yung mga medyo nasisiraan daw ng ulo. No, meron din tayong gamot dyan, hindi pa nagagalaw. No? So, hindi ko na patatagalin yung aking speech. No? Gusto ko lang iparamdam sa inyo na ako'y tuwang-tuwa habang nagbabiyahe dito. Ngayon nakita ko ang kagandahan ng kalikasan. Berding-berde, no? Tanda ito na kayo rito sa inyong bayan ay hindi inaabuso ang kalikasan. Pinapangalagaan. Sana ituloy ninyo yan. Kung marami ng puno at halaman, sana dagdagan nyo pa, no, sa pagtatanim ng puno. Dahil itong mga punong kahoy, ito ang nagbibigay din ng tulong sa ating kalusugan. No? Libreng hangin, libreng oxygen. Sa ospital, pag na-ospital tayo, ang oxygen napakamahal. Pero ito na yung libre, no? Sinasabihan na, the best things in life are free. No? At nandito sa inyo yan. Libreng hangin, preskong hangin, libreng ilog, no? Libreng gulay, libreng prutas, di ba? Libreng iti, wala bang libreng iti dyan? Libreng sayaw. Ha? Libreng sayaw mamaya at libreng kantahan. Walang bayad ito, no? Sa iba, ang kantahan, 5 piso. Di ba? Dito, libre. So, pasasalamat ito sa mga biyaya na binigay sa amin at sa samahan ng mga OFW ng San Miguel. So, wala ba tayong palapak dyan sa mga tumuloy? Wala halong politika ito, no? Liliminagin natin. No? Walang political agenda. At kung pwede nga, walang papasok na politiko dito sa araw na ito. Nagagamitin itong ating kawang gawa sa kanilang personal na pakay. So far, so good. Kahapon, nandun kami sa bayan ng
San Miguel, hindi dumating si Mayora. Mabuti naman. At hindi nahaluan ng politika. Although nandun yung barangay captain, malahi pa naman yata election ng barangay captain. Okay lang yun. Dito ba, nandito ba ang barangay captain? Oo, nagpapasalamat din ako sa barangay captain. No? Bibigyan natin ng certificate agad of appreciation. Nasaan si barangay captain? Barangay chairman, merong inihanda kaming certificate of appreciation para may souvenir picture tayo. Prepara dito sa sinang ating nabasahin ko yung certificate of appreciation. Nasaan si barangay chairman? Aliho kayo. Magandang umaga po. The OFW group of San Miguel Catanduanes awards this certificate of appreciation to Honorable Joel L. Lopez, Barangay Captain, in sincere and grateful acknowledgement for his continuous commitment and active support during the first medical mission sponsored by OFW group of San Miguel and the Beautiful Heart Foundation Incorporated, held at Katipunan, San Miguel Catanduanes on April 17, 2016, presented the 17th day of April 2016 at San Miguel Catanduanes. This certificate is signed by Neil Tupas, OFW Group of San Miguel Catanduanes, Administrator Coordinator, and of course, it is also signed by the Municipal Mayor, Honorable Edna R. Bernal, and I also signed this as the President and Founder of the Beautiful Heart Foundation. Palakpakan tayo kayo, Barangay Chairman. Ako'y natutuwa dahil kasama ko itong aking na-train na ng mga volunteers. So, sila ang magbibigay ng gamot. Alam na nila kung anong mga gamot yan. Sila rin ang matutulong para ipaliwanagan kung paano ang pag-inom. Meron din tayong representative sa Department of Health. O galing sa Eastern Bicol Medical Center. Ilang registered nurses yun? Lima. Ilan sila? Siguro. Baka lima. Lima. Pwede ba natin tawagin yung para makilala lang, pwede bang pumunta muna dito? Saglit lang. Para makilala din ng mga pasyente kung sino yung mga registered nurses. No? Naging matagumpay ang isang gawain kung nakikipag-ugnayan ang mga samahan sa pribadong sektor at sa pamahalaan. Dapat ganun, nagko-collaborate. No? Merong partnership. So, sinusulong natin yan sa Beautiful Heart Foundation. Na magsama-sama tayo, magbabayanihan tayo. Kami, ang hiling namin sa inyo ngayon, kooperasyon, na sana isusunod tayo sa daloy ng ating medical mission. Para ayos, matapos tayo ng maaga. Bigyan natin ng palakpak ang ating mga registered nurses na magpapakilala isa-isa. Ayun mo naman. Diyos may daay daw po sa inyo kabos. Ako na og mata impikimbita lang kami din sa medical mission ing sponsored by the OFW ng San Miguel, tapos sponsored by TOR, Beautiful Heart Foundation by Dr. Anacleto Millendez. Kami mga nurses sa ring EBMC na duty pa kami. Kaya medyo na late kami ta. Pakari mi pala ano din di man duty pa kami ni hapon. So kaya maugma na ugma kami makatawang man sa inyo, mga kababanwa mi. Konting sakripisyo para ma tuwangan kamo maserbihan. So di pa naka meet-meet sa kuya, ako po tabi si Edith Tejada Tablate, taga Atchan. Sabi ni mama,
namundagda ako sa ibangahan. Kaya talaga yung mga anak ko. Tinga kito sa ibang nabda. Iyo ko si Pairis o sa ibang. Diyos mabalas na tabi. Masin po na itong registered nurse ay si Maricel Tapel Tapirara. Bistado niyo po siguro ito. Diyos mayroon na ang ako sa inyo, Gabos. Ako po sa Rumala, taga San Miguel. Aki po ako ni Sinesio Tapel Panit. Aki di Panit. Taga EBMC man po ako. Trabaho po ako sa EBMC. Nag-duty pa kami, Gabos, sa Subangi. Po ni alas 11 hanggang alas 7 ng aga. Kaya medyo na-late po kami pagpunta uya. Kaya gapasalamat po kami. Medyo naugma sa Dakul ang nag-attend sa medical mission na sponsor ng Beautiful Heart Foundation Incorporated headed by Dr. Melendres. Uya kita ngunyan, magpa-check up kita Gabus, tanganing Gabus healthy, daining kahilangan, tamagayon ang pagbuhay na daining kahilangan. Dain ako magparataram ning halawig, takay puwanta ng magtrabaho, tanganing matapos kita diretsyo. Salamat, bismaray na agad, tutuwa sa inyo Gabus. Ano ko na lang po, so kaibahan ni si Van Marana and nerds. Si Van tsaka si nerds po, mga ano po yan, mga contractual nurses sa EBMC. Nag-iba man si Dauya, tanganing magtuwang man sa Satuya, Uya, sa Katipunan, tsaka sa Mabato. Maski din na siguro sila mag-ano. Kilala lang. Pakilala lang. Ako po si Nesvan, from EBMC. Single ba? Ako po si Nards from EBMC. Parehas na sindang single pag ikaw ang nakagusto sa kaya, sa kinda, ano? So, ayos na po. At, Doc, wala na po ba kayong sasabihin, Doc? Doc, okay na po ba? Hello? Hello? Ay, hindi, tawag ka ulit. Kasi nasa kita ako ng medical issue, tawag ka ulit. Mga after 15 minutes. Ito. Gusto ko sa isang medical mission masaya, no? Kaya nga ito si Arnel, alam niya yung aking weakness, no, music. Dahil sinusulong namin sa Beautiful Heart Foundation yung music for health. Maliban diyan, meron din kami movement for health. Movement ibig sabihin, kikilos, mag-exercise, gagalaw, sasayaw, no? Ngingiti, ha? Dahil yun ang mga gawaing nakakalusog sa katawan, no? Huwag nyo kaming gayahin dahil medyo na-overfeeding na kami dito sa, no? Walang tigil na kain at walang panahon para mag-exercise. Pero kayo dito sa Kanayunan, natural na exercise, pagtatamas ng damo, pagtatanim, pagwawalis sa paligid, yun ang pinakamagandang exercise. Di ba? Mga kabataan, siguro may basketball, softball, no? Huwag kayong matali sa mga computer ninyo. At sinabi ka niya ni Father, no? Pagka, ilang pagkaintindi ko sa Bicol, no? Ang mga tao ngayon, masyado nang nakafocus sa mga gadget like mga iPad, cellphone, na ang kalalabasan ito nagiging makasarili. Imbis na makipag-usap sa kapwa, ang kaharap 24/7, iPhone o tablet. Kayo dito, natutuwa ako, kagabi lang, may huntahan pa kami sa tabi ng... May huntahan pa, may oras pa kayo maghuntahan.
ituloy nyo yan, ngayong huntahan na yan. Huwag lang haluan ng sobrang chismis, dahil ang chismis, nakakasama rin sa katawan, nakakahydrat. Ang masama pa niyan, kung magsabunutan at magpatayan, no, hindi na rin malusog. No? So iwasan natin yan. Pero yung huntahan, meeting-meeting sa tabi ng kalsada, yan ang wala sa abroad. Yan ang nami-miss namin sa abroad. Puro trabaho. Puro trabaho. Kaya maswerte pa kayo na nandito kayo sa lugar. Nahawak ninyo yung oras ninyo. Kami sa abroad, ang may hawak ng oras namin, yung mga amo namin. Hinahabol namin ang oras. Kayo siguro dito, kayo ang hinahabol ng oras. Ha? Di ba? Tama ba yun? Ha? Ang hirap kaya, pag subukan ninyo yung ginagawa namin, na kami ang naghahabol sa oras, mataas ang stress level. Madali kaming nagkaka-high blood, nagkaka-heart disease, nagkaka-cancer, dahil sa sobrang stress. Pero kayo dito, walang reason para may stress, dahil tumingin lang kayo sa paligid ninyo, marirelax na yung utak ninyo. Tama po ba? No? Makipagbentuhan lang kayo sa kapwa ninyo na may ngiti, nare-relax na kayo. Kahit walang ulam, basta't may gulay, no? Kahit walang karne, basta't may gulay, okay na. Diba? Masarap na. Malunggay, lubate, ampalaya, no? Sari-sari gulay, no? Ang sarap na niyan, napakasustansya pa niyan. Huwag niyong kaingitan kami sa syudad dahil sa kabisihan, wala kaming panahon na magluto minsan. Wala kaming mabiling freskong gulay. So saan kami kumakain? Sa fast food. No? Kaliwat kanan, fast food. Pero anong kinakain namin? Masustansya ba? Minsan hindi. No? Puro mantika. Kung may manok man ng fried chicken, pinataba ng mga hormones. Kaya mapapansin ninyo, female hormones, ha? Mapapansin ninyo sa Manila, nagdadamihan na ang mga beke. Alam niyo yung beke? Mga bakla dahil sa kakakain ng fried chicken sa fast food. Ito, isang bakla lang yata ang nakita ko rito. Saan ba yun? At kakilala natin dito, kita rito, baka ito'y kumakain ito lang sa fast food. Ha? Baka hindi ka kumakain ng gulay, iho. Ha? Halika, halika. Hindi natin siya binubuli, ha. Ginagalang natin ang bakla, pero natutuwa ko sa kanya dahil napaka-talented nito. Siya pa ang kinuha kong choreographer sa ating Zumba, no, sa kanayunan. No? Dahil ayaw natin kayong tumaba. Pwede ba ating sampulan ng sayaw at ang mga matatanda? Lahat tayo sasayaw. Pati ako sasayaw. Kasama yan sa medic atin na music. Ha? Okay. Para medyo ma-relax at medyo bumaba yung blood pressure ninyo. Ha? Makilala mo na iho. Ismael na nga po sa ito, boss. Ako po tabi si Joven Tapanin Nuevo. Actually, bakong-bakong taga Catanduanes. Taga-Albay po ako. Bakong-bakong taga Catanduanes. Napunta lang po kami digdig, kami din ang muta. Bago siya nagadaan. Nag-amin na tayo. Tanong ako sa taga-Albay ka. Siguro, madalas kayo kumain sa fast food? Hindi po. Kasi yung fast food sa Piduran is bagong tayo pa na. Hindi ikaw yung halimbawa na mga lalaki na kain ng kain sa fast food, order ng manok, na lalaking manok, pero yung manok pala pinataba ng female hormones. Hindi po kasi, kaya hindi ko na po, babae pa ako. Inside. Hello, so bibigyan mo sila ng isang entertainment. Ano po? Palaparan niya po si Joven. Palaparan niya po si Joven.
exercise. Exercise po tabi kita, tinog kita. Exercise. Tinog po, exercise. Dito sa harapan para tumulong sa pangkonsulta at pagbibigay ng gamot sa ating mga pasyente para mabilis tayo. So ang unang tatawagin yung nakapula, pulang code. Ganito po, ano? Para po sa ating mechanics, para sa ato pong mabilis ang servisyo po, meron po tayong tinatawag na color code, depende po sa inyong mga karamdaman. Ngayon po, ang aming mga volunteers ay mag-a-assist sa inyo. Unahin po natin tawagin yung kulay pula at dun sa kabila at yung tawag nito. Ito. Yung kulay navy blue. Navy blue po, navy blue.